inyong lahat. Welcome again to my vlog. This video, ituturo ko po sa inyo ang paggawa ng homemade gourmet tuyo for business. Yes, ma'am, please, pangkabuhayan. Gusto niyo yan, di ba? So, sa mga katulad ko pong full-time mom na nag-iisip ng kanilang pwedeng ibenta habang nasa bahay lang, at sa mga katulad kong online seller ng kanilang mga homemade, pwede nyo rin po itong idagdag sa mga ginagawa nyo. I'm sure mabenta rin ito, lalong-lalo na kung gagayahin itong recipe and procedures na isi-share ko sa inyo. So, please watch till the end at don't forget to subscribe. Click the bell button para ma-notify po kayo sa mga susunod ko pang video. Kung may tanong po kayo, suggestions, comment down below. Sasagutin ko po yan. At pwede rin po kayo mag-request kung ano yung mga gusto nyong makita na Thai food or Filipino food. Pagbibigyan ko po kayo. Enjoy watching! So ayan, napainit ko na po yung ating kawali at nalagyan ko na rin ng mantika. Pag mainit na siya, ilagay na po natin yung ating mga tuyo. Kailangan lang natin prituhin in low fire, 5 minutes each side. Ayan, kailangan natutuklap na po yung kaliskis niya, yun yung sign na luto na siya, para madali po nating balatan mamaya. So, kailangan lang natin tapusin lahat ng ating 3 kilong tuyo. At palamigin muna natin siya bago natin tanggalan ng tinik, ng kaliskis at ng ulo para hindi tayo mahirapan. So, sa mantika pala, no, kailangan natin siyang palitan every 3 to 4 batches ng ating pagprito. Kasi ayaw nating mangamoy sunog yung ating tuyo. Kaya pag nangingitim na siya or napupuno na siya ng mga naiiwang kaliskis, kailangan na natin siyang palitan. Hindi natin kailangan tipirin yung ating mantika kasi hindi naman natin kailangan maglagay ng marami. So, napalamig na natin yung ating mga tuyo. Kailangan lang natin ng maliit na kutsara para sa pagkakaliskis at paglilinis ng ating tuyo. So, first, tanggalan natin ang ulo at yung mga lamang ng tiyan kasi mapait yon. Ayaw natin maging mapait yung ating gourmet. Gamit ang kutsara, tanggalan natin ng kaliskis. Dahan-dahan lang guys, kasi sensitive ang ating tuyo. Ayaw natin siyang maging pangit. Ayan. Linisin natin ang mabuti para maganda yung tura niya. Hindi ko na tinatanggal yung tinig sa gitna kasi I believe na may naidudulot na nutrients iyon. Pwede nyo siyang i-search. At last, ang buntot ng ating tuyo. Ayan. So, ganyan na siya. Maganda na. Kailangan lang natin tapusin lahat ng ating tuyo. Hindi ko pala naprito lahat kanina. Lahat yung 3 kilo. Kalahati lang ito. So, we expect na hindi natin mauubos lahat ng olive oil at mga gulay na naluto natin kanina. Next, huhugasan na natin ang ating mga gulay. Mag-umpisa tayo sa carrots. So, depende sa inyo kung marami kayong ilalagay o konti. Depende sa inyong taste at or panlasa. Kung mahilig kayo sa gulay, maglagay tayo ng marami, much better. Ngayon naman, slice na natin yung ating carrot. Lagyan lang natin siya ng design para maging maganda. Depende sa inyong prefer. Ako mas gusto ko yung maraming carrot, mas masarap siya kaya marami akong nilalagay. Ngayon next naman, isunod na natin ang bawang. Naibabad ko na yan sa tubig ng mga 5 minuto para mas madali kong balatan yung bawang and then slice lang ng mga 3 or 2 slice sa isang bawang para hindi siya gaano madurog. Ngayon naman, tanggalin na natin yung olives na kailangan natin at ilagay natin sa isang mangkok. Hindi na natin kailangan isama yung tubig galing sa jar para ma-preserve pa rin yung ating natitirang olives.
Now, isalang na natin yung ating kaserola at ilagay na natin yung 15 cups ng ating olive oil. At this point, pwede na natin buksan yung ating apoy. Medium high lang, hindi pwedeng super high kasi, I mean medium fire. Hindi pwedeng super high kasi mas madaling masunog yung olive oil kumpara sa ibang oil. Ayaw nating matusta agad yung ating mga gulay. So, pag umilita siya, lagyan na natin yung bawang. Hintay lang natin mag-brown. So, mukha lang siyang mabilis, no? Kasi naka-fast forward yung ating video. Sunod na natin yung ating carrot. Mas matagal siyang lutuin kumpara sa bawang, kaya continue halo lang. And then, chili. Laurel and pepper. At chili flakes. Ayan, kulong-kulo na siya. Kailangan continuous yung ating pagkahalo para hindi siya masunog. At para pantay yung ating pagkaluto ng ating mga gulay. Continuously halo lang para hindi mamuo yung iba nating mga ingredients like sugar, yung ground pepper. Kailangan halo-haloin natin siya habang kumukulo. So, mga 5 minutes, pwede na natin tryin ang apoy. Siya nga pala yung ating olive. Last na natin siyang ilalagay kasi hindi na natin siya kailangang lutuin katulad ng ibang gulay. Kailangan lang natin siyang painitin. Ayan, this time, pwede na natin patayin yung apoy. And eto na ang ating mga tuyo na palamig na natin, pati ang mga gulay na palamig na. Hinibalay ko na nga pala siya sa mantika para mas madali nating damputin pag ilalagay na natin sa ating jar. Pati yung ating olive oil malamig na rin. So yung ating jars, kailangan malinis na siya. Nahugasan na natin siya sa sabon at tubig and then sterilize. At napatuyuan ko na rin siya. Importante yun guys na malinis yung ating jars para magtagal at safe ang ating mga gourmet. Ayan. Maglalagay na tayo ng gulay. Carrot, bawang, and olive. Lagyan muna natin siya sa ilalim para yung ating tuyo may aapakan kasi medyo maliliit siya. Ayan. So, salansan lang natin siya ng maganda. Ang ginagawa ko dito, mas mauna yung ulo para sa may part ng ulo para mas magandang tignan sa jar. So, kailangan presentable din natin siyang ilagay para at least maganda yung ating gourmet. Pati yung pagsalansan ng ating mga gulay, kailangan maganda siya. Lagyan natin ng sili. More carrot, more garlic, at more olives. So, it's up to you kung gaano karami yung ilalagay mong gulay. And for me, mas gusto ko siya na maraming gulay para mas healthy tignan at mas makulay siya. Ayan. So, I have here a 1/4 cup. Ito yung gagamitin kong pang scoop doon sa olive oil. So, haluin muna natin siya para ma-scoop natin yung mga paprika na nasa ilalim. Ayan. So, mga 2.5 ng 1/4 cup ang mailalagay ko dito sa maliit na jar. Fill lang natin hanggang sa lumubog yung ating mga tuyo. Kailangan nakalubog siya sa mantika para ma-preserve siya ng mabuti.
Yan, pero hindi naman kailangan punong-puno para maiwasan natin yung mag-spill sa bote. Yan. And then we can add more carrot. Kailangan lang natin punasan yung mga nag-leak na oil sa ating jar. And seal na natin ang lid. Yan. Kailangan sobrang tight niya para hindi mag-leak yung ating oil. Ayan. Our finished product. Diba? Ang kulay niya. Kaya mas maganda na marami tayong ilagay na gulay para appetizing yung tsura niya. So, eto na po ang ating finished products. Nalagyan ko na rin ng seal sa mga lid. At kung mayroon po kayong mga label or stickers, much better para makilala po ang inyong product. Thank you so much for watching and don't forget to